Mula Payatas, araw-araw nagjijip papuntang Kamuning si Margie para magbenta ng basahan. Para sa katulad niyang maliit lang ang kinikita, magiging mabigat anya sa bulsa kung mababawasan ang papasadang jeepney pagkatapos ng December 31 deadline ng PUV consolidation. Kung jeep, mayroon kami mga paninda, pinapasakay kami ng jeep. Isa lang ang bayad pag sa bus kasi dalawa nang babayad sa amin dahil may mga dala kami. Di malaking bagay yun nagay sa akin. Pero muling tiniyak ng LTFRB na hindi mawawalan ng masasakyan ang mga pasahero paglipas ng deadline. Sa ilalim ng Memorandum Circular 2023-052 ng ahensya, mabibigyan ng special permits ang mga unconsolidated na public utility vehicles para bumiyahe hanggang January 31, 2024, kung talagang walang nagpa-consolidate sa ruta nila. Gayun din sa mga rutang mas mababa sa 60% ang consolidated na mga PUV. Nakaplano na po yun, by 31, once na ma-identify na natin yung mga units and the operators, will not run. Meaning to say, hindi na po sila, marirevoke na po yung kanila pong PA. Nakahanda na rin ang ibang uri ng mga pampublikong sasakyan, bagamat maaaring mas mahal ang pasahe sa iba, tulad sa mga taxi at TNBS. Yung difference, medyo parang sasaluhin muna ng ating passengers, and we know that. Kaya po, rest assured, pabibilisin po namin para eventually they will not feel that difference for a very long time. Pabibilisin po namin yung pagbigay ng special permit, pag-allow ng certain routes to be filled up by other routes, no? Para po talagang kung ano yung kanyang binabayad dati na certain amount will still be the same amount na babayaran niya. Pagkatapos ng isang buwang palugit, inaasahan ng LTFRB na makapagbibigay na ito ng special permit sa mga consolidated na grupo para makapasada sa mga apektadong ruta nang hindi nakukompromiso ang kanilang biyahe sa tunay nilang ruta. Tinitiyak po namin na sapat pa rin yung supply kahit na yung mga nasa adjacent route na consolidated entities ay magserbisyo dun sa mga ruta na walang consolidation. May mga sulat na din kami at coordination, no, sa MMDA, sa PNP, HPG at sa LTO, even sa mga LGUs, no. Dagdag ng LTFRB, dumarami na rin ang mga humahabol na magpa-consolidate. Base sa kanilang datos, umakyat na sa higit 33% ng mga jeepney ang sumali sa konsolidasyon sa NCR mula 26% noong Nobyembre. Lampas 44% na rin ang consolidated UV Express units. At pag pinagsama, aabot sa 35% ang consolidation rate ng PUVs. 47.3% naman ng mga ruta sa NCR ay may consolidated transport groups na. Sabi ng OTC, may higit 100 panggrupo ang nagbabalak bumuo ng kooperatiba para makapag-consolidate. Tiniyak naman ng LTFRB na gagabayan ang mga kooperatiba sa pagpapatakbo ng kanilang asosasyon. Andrea Taguines, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.